Hello guys, good morning, this is Nitan. And welcome back to our channel. Guys, kung bago ka lang dito sa channel ko, kung bago ka lang maligaw, o bago ka man mapadpad, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell, ha? Huwag na huwag niyong kakalimutan yan. Karo. So guys, andito naman yung likod para pag-usapan natin itong viral sa social media. Na kung saan, isang tatay na may dalawang anak ang humihingi ng tulong kay Mr. Rapitol po. Ano bang hinihingi niya ng tulong? Guys, yung asawa niya na nag-abroad sa bansang Middle East, 3 taon na raw, hindi nagsusustain so, o hindi nagpapadala sa kanila. Kasi nga, kumapit sa ibang hito ng ate ang kanyang tilapia. Na! So pag-uusapan natin yan guys. At pagigigigil na naman ako pagkatapos ng aking intro. So yan na guys. So samahan niyo ulit ako. At habang pinag-uusapan natin yung kakatihan ng kababayan natin, kakatihan ng kanyang tilapia, isamahan nyo muna mag-kape at pandisal. Nakakalungkot lang isipin guys na wala akong pansin. Weekend kasi, ito na lang sa usap. Weekend kasi walang tindang pansin. Ito na guys, tuloy natin ang ating usapan. Dito sa kabayan natin, na kung saan nga, humingi siya ng tulong kay Mr. Rapitol po para idulog yung kanyang problema dahil yung sa asawa niya. Yes. So para magkaroon kayo ng idea guys, tignan nyo ang video niya. Thank you.
So ayan na guys, nakita nyo naman kung gaano kawawa yung mag-aama. Dahil nga sa yun ang kinikita niya ay hindi sapat sa pagko-construction lang. Hindi naman araw-araw mayroon. 500 a day lang, hindi naman araw-araw. Dalawa sila kailangan na magtrabaho. Kaya siguro napag-desisyon na ng babae na yan mag-abroad. Ito na nakaka-bullshit guys. Ito yung nakaka-bullshit sa lahat. Na nung umalis ka ng bansang Pilipinas, baon-baon mo, napakalaking pangarap. Ano ba yung mga pangarap na yan? Yun yung pangarap na para mabigyan mo ng magandang kinabukasan ng pamilya mo, lalo na may anak ka, mabigyan mo sila ng magandang buhay, edukasyon. Kaya ka magtatrabaho sa malayo. Diba? Para kumita ng pera. Punyemas, pagdating doon, hindi napigilan ang pagkatin ng tilapia. Yung bihasa na tilapia na yan. Nagpakamot! Nagpakamot sa ibang hito. Actually, hindi lang yan yung kababayan natin ang ganyan. Marami! Tsaka doon pa sa mga support! Punyemas. Ano ba mayroon yun? Kapote? Inis ako? Alam nyo guys, wala naman problema yan. Wala problema, magpaligaw ka dun. Yan sa mga support na yan, magpaligaw ka dun. Walang problema. Kung ikaw ay dalaga, kahit magbuka ka dun, magburikat ka dun, ilang support pang ipapasok mo dyan sa tilapia mo, wala kami pakialam dyan. Hindi, may pamilya ka, may dalawa kang anak. Hindi natin alam kung ano ang totoong dahilan niya, ba't kayo naghiwalay. Pero dapat, tapusin mo muna obligasyon mo doon sa mag-ama mo. Hindi yun, hindi ka nagsusuporta. Kung magbubuka ka lang naman kayo, kung hindi yung mapigilan yung mga tilapia nyo na biyasa na, magbubuka ka kayo doon sa kabur, doon na kayo sa mayaman, na hindi naman kayo katawa-tawa, eh doon pa sa mga support pa eh, walang kapos pa nga, mas hirap pa nga yan sa mga Pilipino. Maraming ganyan, mga Pilipina. Hindi ko sinasabi lahat ha, maraming ganyan Pilipina na nagbabayaran sa social media, na yun yung mga kasama, yung mga supportan. Wishit na mga tilapia nyo yan, na hindi mapigilan, makakati, hindi ba pinikuskusin muna yan doon sa CR, sa pader? Doon ka, magbuka ka. Alam nyo guys, kung yung tilapia nyo ay katihin, biyasain, hindi yung mapigilan na walang pumapasok dyan na hito o dalag, para mas malaki dalag. Bago ka pa umalis ng Pilipinas, dapat pinag-isipan mo, bago mo pinaplano na umalis ng bansang Pilipinas, pinag-isipan mo muna ng maraming bisis yan. Na kaya ba nitong tilapia ko na walang papasok na dalag? Ganon, hindi yun. Ang pangarap mo, pagpunta mo dun, mabigyan na maganda kinabukasan yung pamilya mo, pero pagdating mo dun, pakain ka sa dalag. Ano yun? Lukuhan? Eh kung hindi nyo na talaga magkasundo ng asawa mo, mayroon kayo maraming bagay na hindi na pinagkakasunduan, yun yung hindi na kailangan ituloy ang relasyon nyo, marami na kayong bagay-bagay na hindi pagkasunduan, mag-usap kayo na maayos. At ikaw, bilang isang magulang, alam mo yung suporta mo sa mga bata. Hindi ko sinasabi na kay obligasyon ng babae na dapat nasa lalaki yan. Ikaw yung may trabaho doon. Ikaw yung may magandang kita. Diba? Yung sinasabi ng asawa mo, tatlong taon, di ka mala nagbibigay ng sustento sa mga bata. Ano yun? Burikat ka lang ng burikat dyan. Pakamot ka lang ng pakamot ng tilapia mo. Nakakabuisip. Alam nyo guys, sobrang date na nga
ng tingin ng ibang lahi sa mga kababayan nating Pilipina na nasa abroad. Kasi nga, dahil sa mga kagagawa ng mga ganyan nila lang, kagagawa ng ganyan mga Pilipina na masyadong mga makakate ang tilapia. Buisit na tilapia na yan. Ang sarap tagtarin, ihawin, pakain sa aso. Diyos ko po. Saan ko di kong mayaman? Hindi ko sabihin na tama yung ginagawa niya. Pero kung mangangap, magpapakamot ka lang naman, ilong lang sa mayaman. Para hindi ka lugi. Hindi lugi yung tilapia mo. Mabihasa man, at least may pera ka. Kung gusto mo talaga maging practical. Oo, hindi ka makakapagpigil magpakamod ng tilapia mo. Doon ka sa mayaman. Diyos ko po, doon pa sa mga isos, Maria Usip. Doon pa sa mga supot. Supot na nga. Diyos po. Tapos pa sa buhay. Ano yun? Nako po. Nakapanginit lang ng dugo. Ako wala akong pakialam sa personal na buhay. Magpatutot siya doon sa abroad. Wala akong pakialam. Last pagin niya yung tilapia doon. Wala akong pakialam. Nabubwisit lang ako. May obligasyon. May obligasyon ka na naiwan sa Pilipinas. Yun ang nabubwisitan ko. Diba? Pumunta ka sa abroad para magtrabaho para sa pamilya mo. Hindi ka pumunta sa abroad para bumurikat, kaliskisan niyang tilapia mo, magpakain ka doon sa dalag. Dalag na, hindi na hito, dalag para mas malaki. Ito lang masabi ko sa inyo mga kababayan, bago niyo gawin ang mga bagay-bagay, pag-isipan niyo muna na maraming bis, lalo pa pag nandiyan kayo sa abroad. Kasi hindi lang kayo, hindi lang personal nyo na buhay, hindi lang pamilya mo, pati Pilipinas po, damay dyan. Ano sabihin ng iba na, dyan na may mga taga-Pilipinas. Yung mga biyasa ang tilapia, ay taga-Pilipinas yan. Nakakatuwa. Ayaw yung makakata ang tilapia ng mga biyasa, ay taga-Pilipinas yan. Hindi ikaw lang eh. Buong Pilipinas damay. Kayo mismo yung nagpapaliit ng tingin sa mga Pilipino. Kayo yun eh. Yung mga Pilipina na masyado makakarte ang tilapia na hindi nakapagpigil. Kayo yun mga nagpapaliit ng tingin sa ibang lahi. Ano nga ang sabihin ng ibang lahi sa mga Pilipina? Kahit matitinong Pilipina sa abroad, nadadamay dahil sa kakartehan nyo. Mali ba yun? Nasabihin ko yung mga tilapia nyo na makakarte na mga biyasa na hindi na kapagpigil na kahit may asawa sa Pilipinas nagbubukangkang sa abroad. Di ba nakakabullshit lang? May pamilya ka? May pamilya ka sa Pilipinas? Huwag kailan sana kung dalaga, binata. Walang problema yan. Laspagin mo yung tilapia mo doon. Oras-oras, buka ka. Walang problema. May pamilya ka eh. Pati yung obligasyon mo sa mga anak mo, nakakalimutan mo na. Diba? So pag-isipan nyo ng maraming bisis yan, saka pwede naman taste-taste muna. Tapos kulong ka muna sa CR, palad-palad ka muna, kurkos-kos-kos muna, pwede na yun. Kaysa hindi mo talaga mapigilan, maghahanap ka talaga ng hito na ipapasok dyan. Mayroon dun sa CR yung pang-brush kung talaga hindi mo na mapigilan, sok-sok mo dyan sa tilapia mo, pangangahin mo yan ng malaki, sangat. Pasakan mo nung ano. Na makuntinto ka. Nakakainis. So guys, hindi ko na pahabahin ito. Maraming salamat po. At andyan pa rin kayo nanonood ng content ko. Gusto ko lang po linawin sa inyo guys na reaction po yung content ko. Diba? Kasi may mga nagsasabi. Masyado daw akong nangingilam sa mga buhay na may buhay, akong ano-ano mga bagay-bagay. Kaya nga reaction ni, kung ano yung mga nakikita ko na pili ko gawa ng reaction, kahit ano pa man yan, basta gusto ko siya gawa ng reaction, gagawa ko siya ng reaction. Reaction nga eh. Diba? Ibig sabihin sa mga hindi nakakaintindi dyan, gagawan ko siya ng reaction yung mga bagay-bagay, kung ano ang sarili kong opinion. Sarili kong opinion.
Diba? So guys, mga kaubayan kong OFW, mag-iingat nyo dyan lagi. Magdasal at ipalayo sa anumang kapahamakan at iwas-iwas muna sa mga ligaw na dalag, ha? At baka makaliskisan yung mga tilapia nyo, di nyo pigilan, bumupaka ka rin. Ay nako, isipin nyo muna guys. Bago nyo gawin yung mga bagay-bagay na yan, isipin nyo muna yung pamilya mo sa Pilipinas na umaasa sa'yo. Diba? Umaasa sila sa'yo. Kaya, pag-isipan mo ng maraming business. Pwede naman yan, taste-taste ka muna. Mabubuhay ka naman siguro kahit wala yung hito na yan na magkakaliski sa'yo, tilapia. Pag-tisan mo yan, bago ka umalis ng Pilipinas, dapat nakahanda ka sa mga bagay-bagay na yan. Diba? So hanggang dito lang po ito. Maraming salamat. This is Nitan. God bless us. Bye-bye!